Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan po natin. Yan po nga, litrato dyan sa ating screen. O yan po yung ano, nangyari dyan sa Gisa Gedli. At parang ano, no, parang may bago. Kapansin-pansin kasi na iba yung kasama ni Yormesco Moreno. Kasi usually ang kasama niya dyan sa Gisa Gedli ay etong si Buboy Villar, etong si ano, si Prinsipe Sedi, etong dugyot na prinsipe ng Tape Incorporated. So lagi yung nakasama ni Yorme. Pero ngayong araw na ito, marami po nakapansin bakit iba ang kasama niya. At ito pong bagong kasama niya ay baguhan lang po ito, at ang kanyang pangalan ay Yasser Marta. So marami po kasi nagtatanong, bakit ganun, sino ba yan? Hindi namin kilala yung artista na yan. So ang pangalan po niya, Yasser Marta. At kung gusto niyo makilala itong si Yasser Marta, ito po ay baguhan na kabago-bago ay nabash ng mga netizens. So nabash po ito ng mga netizens dahil ito pong si ano, yung isa pang baguhan na si Ara San Agustin na naging co-host din dyan sa Tape Bulaga, ipinakilala ba naman ni Yasser Marta na noontime show goddess. So parang inintroduce niya na ito, meron po tayong bagong kasama. Ito po si Ara San Agustin, ang noontime show goddess. So parang ganun yung sinabi niya. Ayan, marami pong ano, nagtaas ng kilay. Marami pong sabay-sabay na nagsabing sino siya? Kasi kumalat sa social media yung video kung saan inintroduce nga ni Yasser ng buong pagmamalaki itong kanyang co-host na si Ara na ano raw, Diyosa raw ng noontime show. So, dahil dito marami nagalit na mga netizens. Medyo harsh nga yung ibang komento. Kasi sabi raw, paanong magiging goddess yan si Miss San Agustin? Eh, hindi naman ito kilala. Hindi nga ito sikat eh. Ito yung mga ilang komento ng ating mga kababayan. Wala siyang kay maging goddess. Si Ann Curtis lang ang may karapatan sa title na yan. Ayan po yung sabi ng mga panatiko ng Showtime. Si Ann Curtis daw ang may karapatan na tawagin na ano, na diyosa ng noontime show o goddess of noontime show. At dito naman sa mga taga-subaybay ng E80, sabi nila si Maine ang phenomenal star ng noontime show. Mas may karapatan si Maine Mendoza sa title na yan. So yun naman yung sinabi ng mga Dabar Cads. Sabi nga nung iba nakalimutan ata ng EB maglagay ng nameplate para makilala yung mga host. Kasi kabago-bago, bigla ba namang babanat itong si Yasser na yun daw kanyang co-host na pinakilala eh noontime show goddess daw. So marami nagalit, marami nabuisit dito kay Yasser. So nakakaloka daw ang mga komentong binitawan ng ibang viewers na hindi pabor sa pagbibigay ng ganong klaseng titulo dito nga kay Ara. At by the way mga kababayan, itong Ara na ito, itong Ara San Agustin, ito ngayon ay ano parang ipinapartner kay Paulo Contis. Parang love team, so delikado to. It's delikado po ito kay Paulo Contis, kaya yung jowa ngayon ni Paulo Contis, nako, bantay-bantayan mo yan. Baka mangyari, matulad ka lang doon sa mga naunang mga partner ni Paulo Contis, kasi medyo pinapartner siya eh. At alam mo naman to si Paulo Contis, medyo mahilig din. Kaya ingat, lalong-lalo na itong si Ara, kasi pet malo yan si Paulo Contis, magaling nga, nasabi nga nila, magaling mambola yan. So, ito mga kababayan naman, si Ara San Agustin, sa mga fans ng Dalaga, ito raw GMA, Kapuso Network, ay seryoso sa pag-build up kay Ara bilang host. Kasi napansin daw nila ito dun sa opening ceremony ng Season 99 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA dyan sa SMO Arena. So mukhang meron naman daw itong kakayanan sa hosting at sa acting. Pero yun nga lang daw binigay sa kanyang titulo nitong ni Yasser Marta, yung kasama ngayon ni Yorme. masyadong hilaw. Kaya, nako, nabash, pati ito si Ara San Agustin ay nadamay dahil dito sa kapalpakan ng kanyang kasamahan dyan sa Tape Bulaga na si Yasser Marta. So, yan mga kababayan yung background na itong ni Yasser Marta.
na ngayon ay kasama ni Yorme dyan sa Gisa Gedli. So ang tanong, ano ba, regular na bang kasama ni Yorme itong si Acer Mata dyan sa Gisa Gedli? O baka naman, kasi may mga lumalabas na balita, nakasama raw itong si ano, si Guboy Villar doon sa gagawing ano, shifting. Kasi mga kababayan, dahil nga medyo nagbabawas ng gastos itong Tape Incorporated, eh magkakaroon ng ano, ng kumbaga hindi tuloy-tuloy ang pasok ng mga host diyan po sa ano, sa Tape Bulaga. Merong iba papasok ng Lunes, hindi papasok ng Martes, papasok ng Merkures, hindi papasok ng Webes. So irregular po yung pasok nila, hindi regular na buong isang linggo papasok. Magkakaroon nga po sila ng ano, parang cost cutting. Eh, yun yung dati pa nating nabalitaan galing sa kanila na magkakaroon po ng ano, ng bawas araw dito sa mga pasok ng mga co-host diyan sa ano, sa Tape Bulaga. Pwera lang daw si Yorme Escomoreno at si Paolo Contis. Yun lang ang regular. Kaya nga mapapansin niyo, 'di ba? Dalawa lang ang pumirma ng kontrata sa Tape, pero the rest wala namang pinirma ang kontrata. So malamang kaya daw wala si Buboy Villar ngayon eh, dahil kasama siya dun sa bawas araw. Kasama siya dun sa no work no pay. hindi lang pala ano ata parang hindi lang ata sa Showtime nangyari yung no work no pay. So pati dito sa ano, sa Tape Bulaga. Kasi hindi nga sila papasok ng ilang araw eh. So ibig sabihin bawas yung sweldo nila. Alam nga naman nga tuloy-tuloy pa rin sa out nila, wala nga sila, kumbaga hindi naman tuloy-tuloy yung pasok nila. So malamang ganon, ayun ang sabi ng ating mga marites dyan, na baka kasama si Buboy Villar. Kaya mangyayari, magpapalit-palitan sila dyan sa Gisa Gedli. So apektado na si Buboy Villar dun sa ano, sa mangyayaring ano, bawas araw ng pasok o dyan sa Tape Incorporated. So ayan po yung ano, yung kwento. So medyo ano siguro, medyo tatahimik na to itong si Buboy Villar. Kasi alam nyo, lately panay rin ang patama na ito sa EAT. Siguro feeling niya, mga feeling niya, mariregular siya kung sakaling banatan niya yung sa kabilang noontime show. Doon sa mga pasimple niyang banat, baka mapansin ang kanya mga boss at ma-irregular siya. Pero wala eh, wala rin eh. Kahit pag ganun ang mga style niya, gumagaya dun sa iba, bumabanat ng pasimple, wala pa rin. Hindi pa rin siya napansin ng kanyang mga boss, ito nga mga halusos. Kaya kasama pa rin siya dun sa ano, sa bawas araw ng pasok. So malamang ganun po ang mangyayari dyan. O baka naman, talagang wala na si Buboy Villar dyan sa Gisa Gedli. Mas malala yun. Di ba? Yung maalis ka dyan sa segment na kumbaga kayo nagsimula ni Yorme. So ayan po yung aabangan natin. Baka lang naman talaga ano, baka pinagpahinga lang, baka busy, baka may gagawing ibang mga shows. Kasi nga sabi ng Tape, maghanap kayo ng ibang diskarte. maghanap kayo ng ibang pagkakitaan. Kasi itong Tape Incorporated ay hindi rin kumikita ng maayos. Di ba? Kasi nga sobrang baba ng ratings. Sa television, sobrang baba nila eh. Lagi silang pangalawa sa EAT, sa television. Sa online, talagang lagi silang kulelat sa online. Pero pagdating sa television, yun, kahit pa paano, nagiging pangalawa sila at nauungusan pa nila itong It's Showtime. Kaya yun ang ano, yun ang isa sa mga dahilan. Kaya yung ibang mga host o mga co-host dyan sa Tape Bulaga ay medyo hindi natin makikita araw-araw. Pwedeng yun nga, dumidiskarte sa iba, nagtatrabaho sa iba, rumarakit sa iba. Kasi inalaw naman yan ng Tape. Kasi nga itong Tape medyo alanganin din eh sa kanilang gastos. Lalong-lalo na kapag mababa ang ratings mo, hindi ka pagkakatiwalaan ng mga sponsors o ng mga advertisers. Diba? So, yun lang po mga kababayan. Abangan natin sa susunod na araw kung makikita pa natin si Buboy Villar dyan sa Gisa Gedli. Kasi simula nga kanina, napansin natin, iba na ang kasama ni Yorme Escomoreno dyan sa kanilang segment. At ang kinuha pa ay iso ring tulongges. na-bash dahil dun sa maling introduction, masyadong
masyadong bilib sa sarili. At siguro gusto rin ano, gusto rin magpasikat, gustong sumipsip sa boss. Kaya ganun yung kanyang introduction dun sa kanyang kasamahan na si Ara San Agustin. Na nako, ingat-ingat ka kay Paolo. So ayun lang po muna mga kababayan, abang-abang po kayo sa update natin dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless.